Welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Truth. Muli, ito ang iyong kaibigan, Dr. Chris Dayugo, na bumabati sa inyo ng magandang hapon. Muli po ay pag-uusapan natin kasi hanggang ngayon, maraming mga conflict about itong using face mask, face shield. May mga nagpo-post pa rin ng mga video na nagsasabi na itong coronavirus ay isang kalokohan lang daw at ito ay isang panloloko lang. Ang problema, ang karamihan sa nagpo-promote dito, mga leaders ng churches. Ang problema sa mga leaders ng churches na mga ito, ay hindi po nila, siguro po lang yung pinag-aralan nila na may subject tayo sa seminary, writing and research. Nakasama doon sa research na kapag meron isang article o kaya meron isang paniniwala, tingnan mo yung source. Tingnan mo kung ito po ay authenticated or ito ay isang ano lang. Lalo na sa news ngayon, maraming mga picky na news. Kaya kailangan natin tignan lahat, tignan nating mabuti itong mga news na ating na naririnig. Kasi maraming lumalabas ngayon na videos na itong mga religious leaders naman, sila naman ay nalilin lang, ay siguro sa kakulangan ng kaalaman nila sa salita ng Panginoon, kaya nalilin lang sila ng ganon. Nais ko lang sabihin na imposible na ang mga expert, medical experts, maraming magagaling na doktor na Pilipinos at maraming magagaling na doktors ng Amerikano. Ngayon, ang mga ito, wala silang sinasabing gano'n. Kung sino ang nagsasabi ng gano'n kasi, na isang kalukuhan lang, ito kasi ang problema eh. Galing sa mga religious leaders, paulit-ulit kung sinasabi ito ng isang leaders ng born again, na group, sinasabi, God spoke to me last night, that vaccine is 666, that coronavirus is not a virus, it's just a bacteria. Kaya ngayon, siyempre yung mga tao, ang problema kasi, may mga churches ngayon na naniniwala sila sa sinasabing dream, na yung pagdi-dream nila ng kalooban ng Diyos, doon nila kinukuha yung kanilang turo. Ay hindi po. Kaya sa ngayon, mag-focus muna tayo bago nating pag-usapan ng mas malalim tungkol dyan. Ipag-aralan muna natin ito. Yung sabagay, sabi naman kasi ng Biblia, beware of false teachers. At meron din sinabi ng Biblia kasi na you can recognize them by their fruits. Halimbawa, ito ang hindi nila alam. Kaya pag-uusapan natin muna ngayon, disobedience to the law is a disobedience to God. Itong mga religious leaders na mga ito, nakulang siguro sa kaalaman sa salita ng Panginoon kasi marami kasing mga preachers ngayon na ang paniniwala nila Holy Spirit ang nag-guide sa kanila. Kaya hindi raw kailangan na mag-aral sila sa seminary o kaya sa university dahil bahalan na daw yung Holy Spirit. Ay baka naman ibang espiritu. Pero habang tayo ay lalalim sa pag-aaral, makita natin. Yung sinabi ng Biblia kasi na you can recognize them by their
yung pagsalungat nila sa tinuturo ni Apostle Paul ay sapat na yon na makita natin na kulang po ang kanilang kaalaman at nalilinlang lang sila sa kanilang emotion o kaya sa mga panaginip na yan. Hindi nila alam na ang panaginip minsan negative. Bago tayo magpatuloy, ito muna ang nais kong ano. Ang kapatid ko kasi ay isang pastora, hindi sila nagpipismas every time na mag-service sila ayon sa akin pag-i-investigate, pagtanong sa kanila, walang gumagamit ng Christmas at wala rin distancing dahil daw may kapangyarihan ang Panginoon na mag-protect sa kanila. Ito po yung isang kabubuhan ng mga nangangaral na ito. Oo nga, nandyan yung kapangyarihan ng Diyos na po-protect sa iyo. Halimbawa, sabi ng Pag-asa, huwag lulusong sa dagat dahil malakas ang alon, nakakatakot. Tapos sasabihin mo kahit gaano kalakas yung alon sa dagat, patuloy ka pa rin dahil bahala na ang Panginoon. Pwede ba yun? Yun ay isang kabubuhan sa pag-iisip. Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng katalinuhan. Halimbawa, may nasusunog na bahay. Alam mong nasusunog na yung bahay, delikado. Tapos sabihin mo, papasok ka kasi may kukunin ka. Bahala na ang Panginoon na magligtas sa'yo. Kabubuhan po yun. Binigyan tayo ng Panginoon ng katalinuhan. Halimbawa, sinabi kasi ng Biblia na ang mga mangangaral, kahit na may ahas, pupulot sila ng ahas. Diyan pa yung video. Pupulot sila ng ahas, hindi raw sila kakagatin ng ahas. Kaya, merong isang preacher sa Amerika, dahil nabasa niya yon na ang totoong mga ngaral daw ay hindi sasaktan ng ahas. Kaya kasalukuyan ng kanilang service, nagpakuha siya ng isang mabangis na ahas. Inagay sa leeg. At habang nagpipreach siya, hawak-hawak niya yung ahas. Dahil nga gusto niyang patunayan sa publiko, gusto niyang patunayan sa mundo na siya ay propeta ng Diyos at hindi siya sasaktan ng ahas. Habang hinihintay natin yung video, yun ang problema kasi sa ibang mga ngaral na kulang ang pag-interpret sa Biblia. Ay baka naman sila hindi nag-aral ng sinasabi nating hermeneutical interpretation. Ito, tingnan natin, panoorin muna natin, panoorin ninyong mabuti. Yan, naniniwala sila na spirit daw ang ano. Yan na. Habang sumasayaw, naniniwala sila na ang nagpapasayaw sa kanila, Holy Spirit. Gusto niyang patunayan sa mundo na hindi siya sasaktan ng ahas. Very proud pa rin. Sinasabi na ano? Sinasabi na kahit kakagatin ng ahas, hindi siya masasaktan.
Nakuha ko po yung video ni ito nung nasa US ako. Oh, mahilo na. Oh, anong nangyari? Ito yung mga grupo na hindi naniniwala sa medicine. Oh, anong nangyari ngayon yan? Oh, dadalhin din nila sa ospital. Yun ang sinasabi ko na minsan, exaggerated ang mga ito. Okay, so meron kaming kaibigan o kaya meron kaming pastor na tinutulungan dito sa La Union. Nung siya ay pumunta sa ilog para maglaba, dahil summer yan noon, medyo malayo yung church doon sa ilog, ay pumunta ng ilog. Pero pagpunta niya sa ilog, doon siya kinagat ng ahas. Hindi siya kumuha ng, hindi siya yung naghanap ng ahas. Hindi siya naghahanap ng ahas. Nagkataon lang nung doon sa daan, papunta sa ilog, doon siya kinagat, pero hindi siya naglalaro ng ahas. Hindi siya naghahanap ng ahas. Siyempre sa barangay, malayo sa hospital. Inabot ng 1 hour and 40 minutes, if I'm not mistaken. Pagdating sa hospital, sabi ng kanyang emergency doctor, magpasalamat ka, pastor. Bakit ang tagal nyo? At siyempre sa barangay pa naman, maghintay ka pa ng tricycle. Sabi ng doktor, milagro na nabuhay ka. Doon lang aplikado yung sinasabi dyan sa Biblia na hindi tayo sasaktan ng ahas. Hindi tayo masasaktan, I should say. Kaya, sa awa ng Panginoon, nabuhay yung pastor. Yung ahas ang namatay, yung pastor ang nabuhay. Pero hindi sa, dahil sinabi dyan eh, alam mong delikado, kukunin mo, lalaruin mo. Eh, minsan hindi totoong espiritu ang nagtatrabaho sa mga pastor na ganun ang paniniwala. Kagaya ngayon, sinasabi nila, yung Christmas, may nagsasabi na Christmas, kalukuhan yan. You are suffocating your lungs daw. Ano ngayon? Kaya masama ang loob ko dahil sa mga pinuno ng mga group na ito, mga religious na ito, dahil sa mga videos-videos na ito na lumalabas, hindi sila nagpi-Christmas. Kaya yung aking kapatid na leader, pastora, ng isang church. Merong positive doon na katabi niya kung bakit itong positive pa na pumasok pa sa paniniwala na protektahan sila ng Diyos. Nung meron siyang naramdaman, dinala sa hospital, positive. Siyempre itong kapatid ko, senior citizen na. More than 70 na years old. So, Monday evening, naramdaman ng kapatid ko na hindi siya makahinga. Ibig sabihin, noon pa, nahawa na. At nung meron na siyang maramdaman na hindi makahinga, dinala sa ospital. Wednesday namatay. Pag tinamaan ka ng COVID, within 7 days, kung hindi ka hindi makakasurvive, mamamatay ka. Ngayon, marami ulit yung opinion na hindi siya COVID. Iba ang kinamatay dahil pinabayaan. Yan nga ang problema pag COVID ka, pati mga doctors, pati mga nurses takot sa iyo. Pinakamaganda pa rin yung sumunod tayo, magiging matalino po tayo. Pag sinabi ng mga eksperto, medical expert, na ito ay nakakahawa at sa pamamagitan lang ng face mask
at sa pamamagitan ng physical distancing, makaiwas tayo. Maging matalino tayo doon. Sinabi ko noon, meron bang sinabi ng Biblia na masama? Ang physical, masama ang face mask? Kahit noong wala pang ano, kahit noong wala pang COVID, ang mga tao may sakit, ina-advisean na mag-face mask, lalo na kung meron kang sakit sa TB, yung mga taong may sakit sa kaya pulmonya na nakakahawa, hindi pa mga doctors, mga nurses, naka-face mask sila. O kaya yung pasyente mag-face mask para lang hindi makahawa ng ibang tao. Ngayon, dahil pandemic, at ang problema kung pabayaan ng gobyerno ang mga tao na hindi sumunod sa protocol, anong mangyari? Maghawa-hawa na, mahirap kontrolin. Pandemic nga, na kahit ng panahon ni Kristo, may quarantine. May mga ganon din protocol na sinusundan nila. Ngayon, ang mga religious leaders na ito, na kunyari, they are appearing na nakausap nila ang Diyos, angel or espiritu ng Diyos ang nangungusap sa kanila. Iba naman ang ginagawa. Sa ngayon, meron ulit video ngayon na lumabas. Send sa akin, kaya lang, linak ko na lang dahil naasar ako. Isang religious leaders, alam niyo, hinahanap nila yung na-vaccine na nagkasakit. At sinasabi nila na masama ang vaccine dahil marami, naghahanap sila ng pag meron na vaccine na nagkaroon ng sakit, complication o ano, yun ang kinukuha nila. Ngayon, ayon naman sa medical expert, ang mga namatay na ito, hindi sa vaccine ang kinamatay. Nagkataon na meron silang ibang sakit. Hindi naman lahat ng namamatay kasi dahil sa vaccine o dahil sa COVID. Ngayon, ang sabi naman ng iba, marami daw kalukuhan talaga ng hospital. Kahit hindi COVID, sinasabing COVID para may makuha daw na pera sa PhilHealth. Maaring totoo to dahil may mga corrupt naman talaga. Pero hindi sapat yon na paniwalaan natin na ang COVID ay isang bakterya lang. Hindi sapat yon para sabihin natin na ang COVID ay panluloko lang. Yun ang isipin natin. Iba yung nangungurap ang hospital kung nangungurap. Pero inuulit ko, hindi yon sapat para hindi tayo maniwala na ang coronavirus ay isang virus. This is a deadly virus. Kaya nasasayangan ako sa kapatid ko na namatay, pero wala tayong magawa. Tapos na. Na dahil lang sa mga video-videos na ito, mga balibalita. Kaya ayan, nagpapasalamat naman ako na yung nakinig ng YouTube natin, nung diniscuss natin ito, at yung nakinig sa preaching nung Sunday, nagtitik sila at nagpapasalamat sila. Ngayon, nagtitismas na daw sila. Dahil ang palagi daw kasi nilang naririnig. Di bahala na ang Panginoon, kapilya naman yan eh. Pero tignan muna natin, basahin muna natin ang scripture at tignan natin kung ang mga ito, yung kapilya na hindi nagtitismas, na nagsiservice sila. Okay, tignan natin. Romans chapter 13 verses 1 to 7. Ito po ay sulat ni Apostle Paul. Anong sabi ni Apostle Paul? Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but God. The powers that be are ordained of God. Tagalog. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan. Sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang mga kapangyarihan niya ay hinirang ng Diyos. Ang interpretation ng iba dito, ibalik mo nga sa English. Ang interpretation kasi ng iba dito, yung sinasabi na the higher powers. Hindi po. Ang sinasabi dito na higher powers,
from the Greek kasi speaks about authorities sa gobyerno. Sinasabi dito na ang gobyerno ay itinayo ng Diyos. Ang gobyerno itinayo ng Diyos para may kukontrol sa mundo, may kukontrol sa mga tao, at may magbibigay ng justice sa inaapi. Pero doon muna tayo, yung bawat isa ay pasakop sa gobyerno. Ang purpose ng gobyerno, ay tulungan ang mga sibilyan. Ang purpose ng gobyerno, tulungan tayo. Yung batas na ginagawa ng gobyerno ngayon ay ayon sa advice ng medical expert. Yung paggawa ng gobyerno ng isang batas na dapat sundin, doon na ipapakita na mahal tayo ng gobyerno. Bagamat may mga korap sa gobyerno, hindi naman nila ito'y tinuturo, hindi naman tinuturo ng gobyerno na mangurap ka. Hindi masama ang gobyerno. Hindi masama ang batas. Ang masama, yung humahawak sa batas. Hindi masama yung batas ang gobyerno. Ang masama lang yung official. Pero hindi naman lahat. Kasi alam nyo, kung lahat ng official ng gobyerno masama, anong nangyayari ngayon sa mundo? Siguro magpapatayan na lang tayo parang Sodom at Gomorrah. Pero hindi. At least naman, kung meron man lang korap sa gobyerno, at least 30% lang o kaya 25% lang. At least 75% pa rin, maraming matino. At kahit maraming korap sa gobyerno, tayong mananampalataya naman sa Diyos kasama yung pagsunod natin sa gobyerno sa utos ng Diyos. Pag sinabi ng gobyerno na mag-face mask tayo, mag-distance tayo, mag-face shield tayo, para sa atin din yon, hindi para sa gobyerno. Kaya lang, ang pinoprotektahan ng gobyerno, baka maghawaan tayo at kawawa ang gobyerno. Wala na. Pag lahat tayo naghawaan na, anong mangyayari sa atin? Wala nang business. Kaya ang gobyerno ay tinutulungan lang tayo. Hindi ibig sabihin dahil may mga corrupt sa gobyerno, it does not mean na yun ang reason na hindi tayo mag-rebuild, na mag-rebuild tayo. Alam niyo kung totoo siya? Merong karapatan na mag-rebuild laban sa gobyerno. Dahil nung una, dahil meron pa tayong mga schools, academy na tinutulungan. Nung una, nag-apply po ako sa Crossroads sa Hong Kong. Isang organization na tumutulong Hong Kong at Japan. Isang organization, private organizations na tumutulong sa mga private academies na walang kakayahan na mag-supply na pangangailangan. Marami akong in-order. Gaya ng sewing machine, generator para patubig, organs, computers, lahat-lahat ng pangangailangan sa school. Siyempre may gardening sa school. At hindi lang yung school namin dito, at lahat ng kaibigan kong schools from Manila down to Cagayan, in-apply ko lahat. Ang nakakalungkot lang, ito ay panahon ng gobyerno ni President Pinoy Aquino. Ang nakakalungkot lang, sumulat sa akin ang Crossroad from Hong Kong at from Japan na sinisingil daw sila kasi iti-deliver nila, sinisigil daw sila ng custom ng around 120,000 as tax. Kahit na sinabi nila na ito ay charity, ito ay donation, sinisingil sila. Ngayon, kung ako naman, kaya sabi ng Crossroad from Hong Kong at Japan,
na kami ang magbabayad doon sa 120,000 na sinisingil ng custom para may i-deliver na yung mga goods. Pero sabi ko, kung meron akong 120,000, bakit kailangan ko pa yung goods? Bibili na ako. Kahit anong pakiusap sa custom, wala pa rin. Nagpakita kami na maraming documents na kami po ay non-stock organization, wala pa rin. Sinasabi na batas daw. Eh, yun ang problema noon. Ay charity yun eh. Tax exempt ang mga yun. Ganun pa man, kahit masama ang loob natin, hindi tayo pwedeng mag-rebuild eh. Dahil ang iniisip natin, yung sinasabi ng Biblia, na kailangan tayo magpasakop sa gobyerno. Ilang beses ko sinabi na ako rin ay kumuha ng political science na hindi masama na mayroong opposition sa gobyerno. Dahil ang trabaho ng opposition, sinusubukan nilang i-control o kaya mag-criticize sila, pero it must be a constructive criticism para naman hindi aabuso ang gobyerno. Yun ang purpose kung bakit may opposition. Pero ang problema naman natin ulit sa Pilipinas, ang mga opposition, hindi naman lang kasi mag-oppose lang, kundi talagang parang rebellion na. Na parang ang kaya nga ang pangit ng politika natin sa bansa natin. Yung natalo, gagawa ka ng paraan para babagsak yung nanalo para ikaw ang masunod. Hindi po dapat ganon. Kung natalo ka, di ayusin mo para sa susunod. Dito, ang pagiging opposer natin, ino-oppos lang natin yung corruption, masama na ginagawa ng gobyerno, na hindi tayo kailangan mag-rebuild. Marami pa. At itong pangalawa na discouragement ko, disappointment ko sa gobyerno, parang gusto ko na talagang mag-rebuild. Parang gusto kong hikayatin lahat ng mga kaibigan ko, mga religious people na mag-rally kami, kaya mag-rebuild kami kontra sa gobyerno. Pero inisip ko rin, hindi rin pwede. Bahala ang Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, kailangan pa rin tayo mag-submit. I went to the US 2013, umuwi po ako 2016. Nag-apply po ako sa benevolence ng isang religious ministry at in-apply ko itong building dito sa amin na kailangan kami magkaroon ng 4 stories at ang budget yan ay 35 million. Kaya lang ang policy nito, organization na ito, siyempre ang anak natin ay civil engineer. So, may mga plano at approve 35 million. Ang problema lang, hindi sila magkasundo sa ating gobyerno. Kasi, alam niyo ang batas, hindi naman kasi pwede na pag yung million-million na nagaling sa Amerika, hindi mo basta-basta dalhin sa Pilipinas. E meron tayong sinasabing money laundering na batas. Kaya nga, yung amount na yun, 35 million, para sa 3 to 4 stories building natin para sa school. Ang batas naman kasi nitong organization ito, sila ang magsusupervise. Pero ang sabi naman ng gobyerno ng Pilipinas, yung 35 million ibigay sa kanila at sila ang magsupervise sa project. Kasabay naman yung nangyari noon sa, anong tawag natin dito? Asan ba yung may bagyo noon? Sa Yolanda. Hindi ba by budget na binigay dahil ayaw ng gobyerno ng US ang magsusupervise sa project na dapat doon yung biktima ng mga sa Yolanda na magkaroon ng bahay, ayaw ng gobyerno. Pero asan na ngayon? Mula noon talagang matamlay ako sa gobyerno. Gusto ko talagang mag-rebuilding. Pero sa awa ng Panginoon, marami pa rin tayong spiritual advisors
na ipasa Diyos na lang natin. Kasi mahirap yung hindi magpasakop sa gobyerno. Kaya, siyempre, very clear, pagtignan natin ulit ang salita ng Panginoon, very, very clear, na lalo na sa mga religious leader na sinasabi na mananampalataya, dapat sana sila ang nangunguna na hindi sila burden ng gobyerno, kundi sila ang nakakatulong sa gobyerno. Nagpapasalamat ka tayo ngayon, lalo na sa PNP, nagpapatulong ngayon sa gobyerno. Ang gobyerno, ang PNP nagpapatulong din sa mga religious, mga churches. So, ibig sabihin, ang gobyerno ngayon, they started realizing na importante ang pagiging makadiyos. Ang gobyerno ngayon, hinihikayat din ang lahat ng mga kagaya namin. Halimbawa sa akin, when I thought Doctor of Philosophy and Divinity, napag-aralan ko po ito, advanced abnormal psychology at advanced counseling. Kaya nga nagkaroon tayo ng programang ganito na libre para sa lahat ng mayroong problems. Kagaya yung sinasabi ko na si Dr. Willie Ong nagbibigay ng tips para sa kalusugan, kami naman dito nagbibigay kami ng tips para sa peace of mind, para sa healthy mind, para sa mental health, kalusugan ng pag-iisip. Kaya ngayon, ang mga religious leaders na ito, huwag nating sirain yung paniniwala ng gobyerno. Tayo dapat ang magiging blessing. Tayo dapat ang nangunguna. Kaya paulit-ulit yung sinasabi dito hanggang ngayon, well, tinatanggap ko na na namatay ang kapatid ko. Okay na yun, pero para sa iba, na mga churches na nagkakandak ng worship na walang distancing at walang face mask, sana ang pagkapatay ng kapatid ko na ito ay magiging lesson. Nagpapasalamat nga ang church na ito. At sa ibang lugar, mga religious leaders na hindi naniniwala sa face mask na nagkaroon ng COVID, dahil sa hindi sila sumunod sa protocol, dinidemanda sila. Kaya sa Amerika, maraming dinimanda. Dahil doon nanggaling ang mga COVID sa religious gathering na hindi sumusunod sa protocol. Kaya huwag tayong palinlang sa mga pastors na ito na nangangaral, na nagsasabi, bakit? Church naman yan eh. Protektahan tayo ng Panginoon. Pero kagayong sinabi ko, kabubuhan yan. Binigyan tayo ng Panginoon ng katalinuhan. Kaya huwag nating suwayin ang gobyerno. Dahil ang gobyerno ay itinatag ng Diyos. Tignan natin yung susunod na versikulo. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. Tignan natin yung Tagalog. Kaya nga, ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa otos ng Diyos, sumasalangsang. At ang mga nagsisalangsang ay nagsisipagtanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. O, tingnan ninyo. Totoo nga naman eh. Pag kinukulong ni Duterte, o kinukulong nila yung mga sumusuway sa protocol, dapat lang na sa Biblia po yun. Okay lang sana na kapag ikaw ay na-COVID at wala kang hahawaan, okay lang sana. Ang problema, makakahawa ka pa. Maraming mga resorts na matigas ang ulo ng tao, pati sa mga community pantry. Hindi masama ang community pantry na yan, basta hindi masama ang balak. Pero kung ginawa ang community pantry para ipakita na ang gobyerno ay masama at mag-rebuild ang tao, masama naman talaga yan. I very clear eh. Ang ibig kong sabihin, lahat po nang nakikinig, kung ikaw ay totoong Kristiyano, kung ikaw ay totoong mananampalataya sa Diyos,
ay siyempre, kailangan ka sumunod sa utos ng Diyos. Ay utos ng Diyos yan eh. Kaya nga at ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. Ngayon, yung sinasabi ng gobyerno na protocol, kaya face mask, distancing, kung sinuway mo ang Diyos. Yung sinasabi natin, makapangyarihan naman ng Diyos eh, kuprotektahan ka. Kahit mag-service tayo, walang distancing, walang face mask. Kabubuhan yan. Eh, paano ka ngayon aalagahan? Paano ka ngayon poprotektahan ng Diyos? Kung alam naman niya na sumusuway ka sa utos niya. May isang kwento. Ito kwento lang. Pero baka malay niyo, makatulong para maliwanagan tayo. May isang dating mananampalataya, active yan sa church. Eh, dahil sa kanyang kaibigan, sabi ng kaibigan niya, please naman, samahan mo naman ako, please. Kahit ihatid mo lang ako sa club, ang sabi naman ito, ay hindi pwede. Again, sa pananampalatayo, kaya, kuya, sige Fred, kahit ngayon lang. Ang problema, nung inihatid ang kanyang kaibigan sa club, resistance pa naman nung una, pero nakakita ng maraming legs ng mga dalaga, ay parang nakalimot sa pananampalataya. Pumasok na siya ngayon. Hanggang sa lumapit yung mga dalaga, wala na. Kaya sabi ng kaibigan niya, oh, sabi ko nga sa iyo eh, masaya dito. Ang problema, merong nag-away doon, nagbarilan. Nagbarilan ang mga ito. Ang problema, siya ang natamaan. Dinamatay siya. Pagkatapos, pumunta sa langit at sabi niya sa Panginoon, Panginoon naman, ay bakit mo naman ako pinabayaan? Minsan man lang ako nagkasala, hindi mo man lang ako pero natiktahan. Pero ang sabi daw ng Diyos, wala akong kapangyarihan doon. Basta ang sinabi ko, don't go to the sinner's territory. Ang sinabi ko lang, huwag kayong pupunta sa kung saan ang teritorya ng mundo, yung mga makamundong bagay, dahil wala akong kapangyarihan doon. Ipasinsya ka. O, yun. Halimbawa sa COVID na yun, tapos sasisihin mo ang Diyos. Bakit wala ba ang Diyos? Bakit ako na COVID? Kaya yun ang isipin natin. Kaya mga nagpapalabas ng mga videos na ito, ang ginagawa nyo, kasalanan yon, nangangaral kayo ng salita ng Diyos. Pero anong ginagawa nyo? Binaviolate ninyo ang salita ng Diyos. Kaya totoo ang sinasabi ng Biblia na maraming false prophet, kasama kayo sa false prophet. Kung hindi kayo false prophet, kailangan irespeto ninyo ang gobyerno. Walang masama sa pismas, at walang masama sa distancing. At totoo rin na ang coronavirus na ito ay isang virus. Pasensya po kayo, pero talagang diretsahan tayo. Kaya salamat po sa inyong pagkikinig muli. Nagpapasalamat ako sa inyong pagkikinig. At bukas, ipagpatuloy po natin ulit ang ating talakayan. At kailangan kasi na malaman ng taga-pakinig ang mga ito. Muli po, anes kong sabihin sa inyo, ang programang ito ay palaging sinasabi, nagsasabi, people are destroyed for lack of knowledge. Sa Biblia po yan. If you are believing right, you are doing right. For inquiries, ito po yung number 0917-505-3049-0933-867-8050. Ngayon, kung meron naman kayong gusto naman ninyo yung private, nasasagutin namin kayo sa email,
mag-email lang kayo sa docdayogo@yahoo.com. Salamat po muli sa inyong pakikinig at sana po patuloy lang kayong sumubaybay at kung meron kayong katanungan, welcome po kayo na magtanong. Thank you very much. God bless.